Pagkatapos ng taglamig, wala na. Busy na daw at wala ng panahon sa kanya dahil balik-eskwela na naman at trabaho. Tuluyan na ang lumamig at nagpalamig sa Panginoon. So pagkatapos na rin ba ng tag-init matapos ng pagiging radikal na Kristiyano, radikal na kabataan, or being a radical youth? Ano yun? We've been off to a good start this vacation. Why not do it all years? Got work, got classes, then let's do it in the office or at school when you have spare time. Malay mo yung classmate mo sa classroom ngayon, maging seatmate mo na rin sa yacht or sa church. Feeling that you're on fire for God is easy. What others find difficult is maintaining it. We are always given a choice. It's a choice of a lifetime when we choose to serve God. Not just a vacation job you can quit and sign up for again. Next vacation. Bakit ka nga naman ba mag-resign? Invest na vacation job, may full-time job ka na. Higit pa doon ang benefits mo sa trabaho ay eternal life. Tax-free na, saan ka ba? Pero paano nga ba natin mapapanatili yung init na nasa atin sa paglilingkod? Mas masarap kaya magbalot ng kumot, mamaluktot, at matulog. Matulog kesa gumising ng maaga at mag-devotion. Mas masarap din yatang lumabas kasama ang tropa kaysa mag-Bible study, magsimba, sumama sa mga gathering sa church. Sarap kaya mag-libot, maglakad-lakad. Dami books, colorful lights, bilihin. Lagi nating tandaan, a fire no matter how scorching will be put out if not fueled properly, so let's not waste the momentum. Don't let the fire in you stop burning, fuel it with prayers and fan it with scriptures. Tandaan natin ang pagiging Kristiyano, hindi lang sa bakasyon, hindi lang sa walang pasok. Hindi tayo magbabakasyon lang sa presensya ng Panginoon at babalik sa mundo pagkatapos. Ang paglilingkod sa Panginoon ay hindi pakikibagay sa panahon o sa klima, kung mainit o malamig. Sa ating mga kabataang Kristiyano, ituloy-tuloy na natin. Araw-araw ang tag-init sa paglilingkod sa Panginoon. Amen. Ulitin ko po yung last. Ituloy-tuloy na natin sa mga tulad nating kabataang Kristiyano, araw-araw ang tag-init sa paglilingkod sa Panginoon. Amen. Amen. So, yung song ko pong aawitin para sa inyo ay isa po dun sa mga compilation ko ng songs. And wait lang po, may nakalimutan na ako. Thank you.